Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, tungkol ito guys sa vaccine. May nababasa ako doon sa Facebook na namatay yung ate, kuya, mama at saka yung papa niya dahil daw sa vaccine. Hindi ko alam guys kung anong vaccine ang itinurok sa kanila. Tapos nitong August lang guys, namatay daw yung ate niya is August 1 namatay. Tapos August 8 yung kuya niya. Tapos August 11 naman yung mama. At saka August 13 yung papa. So, napakalungkot pong isipin guys na silang lahat namatay after nung bakuna. So, hindi po nakalagay doon kung ano pong bakuna ang itinurok sa kanila. So, napakalungkot pong isipin na nagpa-vaccine sila kasi para maproteksyonan sila. Tapos, yun po ang nangyayari. Kaya ang dami pong ayaw po talagang magpabakuna kasi natatakot po sila. Kasi ang dami nga pong ganyan ang nangyayari. So, dito po sa Europe, ang dami na pong nabakunahan. Kukunti na lang po yung hindi na mabakunahan dito. So, kaya po yung mga restrictions tinanggal na. Yung tira na lang nung nakaraan is face mask, magsuot ng face mask pag sasakay ka ng bus o di kaya train. Pero simula po ngayon guys, na nila hindi na magsusuot ng face mask. Ayan, sa dami na rin po kasing nabakunahan. So hindi na po marami ang nagkaka-positive sa COVID-19. So kaya po tinanggal na nila lahat yung mga restrictions. Pero bilang isang mamamayan po, mag-iingat pa rin po tayo kahit tinanggal na nila yung mga restrictions na yon, pero kailangan pa rin po nating mag-iingat kasi hindi pa rin naman po yung virus. Ayan. Iingat pa rin po tayo. So doon naman po sa sa pamilyang yun na namatay yung apat na yun, hindi po natin alam kung tungkol ba yun sa bakuna or ano po yun kasi apat po talaga sila guys yung namatay nitong buwan lang ng August. Nakakalungkot po. Pero hindi po natin alam kung dahil ba yun sa bakuna or may sakit na ba yun sila bago sila nabakunahan or mahina lang po ba talaga yung immune system nila. Kasi karamihan po dito sa Europe, yung mga nabakunahan guys tapos namatay, yun po yung yun po yung may mga sakit na sila, kasi yun sila yung pinakaunang binakunahan, yung mga matatanda tapos yun yung mga may mga sakit na, tapos siguro hindi kaya ng katawan nila yung gamot kaya bumigay po yung katawan nila. So yun po yung mga yun po yung mga taong namamatay after nabakunahan. Yung matakot na magpabakuna kasi para naman po sa atin yun, sa protection natin. So rinig nyo pong balita na after 2 years magiging zombie yung mga tao. Kung siguro yun totoo kasi alam nyo naman po yung balita, di po. O lahat na balita ay totoo po. So wag po kayong magpapaniwala na after 2 years magiging zombie ng mga taong nabakunahan. So doon po kayong matakot kung after 2 years kung magkatotoo man na magiging zombie yung mga tao, matakot po kayo kasi yung hindi nagpapabakuna, kayo na lang po yung natira. Paano po? Ano ang magiging reaction nyo kung yung lahat ng mga kakilala nyo nakapaligid sa inyo ay zombie na po, diba? So, dun po kayo matatakot. Ayan. Pero sa totoo lang guys, ang dami po talagang natatakot magpabakuna kasi yun nga, ang yung iba nagkaka blood clots at saka yung iba nabalitaan nga na namamatay o di ba? Tin alam kasi iba-iba naman po yung reaksyon ng katawan natin sa bakuna at saka depende po kung ano po yung vaccine na naiturok sa inyo kasi yung naalala ko po yung AstraZeneca yun yung pong tinurok una-una dito sa Europe. So
marami pong nagkakaproblema doon, marami pong nagkakalagnat, tapos sumasakit yung buong katawan, tapos yung iba nagkaka-blood clots, tapos may namatay din po yata doon sa ano, sa AstraZeneca na yun dahil sa blood clots. Tapos yun, tinigil yun guys ng mga ilang months yata tinigil. Tapos ikaw mismo ang magde-decide kung gusto mong magpaturok ng AstraZeneca. Kasi may iba kasi na, kasi yung dito sa Europe, ano eh, maghihintay ka na papadalhan ka ng sulat bago ka mag ano ng time. So mag ano ka, tatawag ka sa kanila na gusto mo nang magpabakuna pag na-receive mo na yung email na yon. So yung iba kasi hindi makapaghintay. So nagvo-volunteer sila na magpapaturok sila ng AstraZeneca. Pero hindi nila sisisihin yung gobyerno kung ano man yung mararamdaman nila kasi sila mismo ang kusang magpapabakuna ng AstraZeneca. Pero ano guys, pero hindi marami ang nagpapabakuna nun kasi nga sa mga nangyayari din. So, doon po sa ano, yung isang pamilya na yun na ang saklap ha, apat talaga guys, ang sunod-sunod na namatay. Hindi po natin alam guys kung tungkol ba yun sa bakuna or tapos silang nararamdamang sakit. Tapos nung nabakunahan sila, hindi kinaya ng katawan nila, kaya bumigay yung katawan nila. Pero ano, matakot mamatay kasi lahat naman po tayo mamamatay. Doon naman po tayo pupunta, di po ba? At saka yung mga natatakot na magiging zombie, huwag po kayong matatakot kasi kung magiging zombie man yung mga taong nabakunahan, so marami po ang magiging. Kung ayaw nyo pong magpabakuna, doon po kayo matakot. Kung magkatotoo man yung magiging zombie yung mga nabakunahan, doon po kayo na nakapaligid sa inyo, zombie na, tapos kayo lang po yung hindi. O diba? So doon po kayo matatakot. So damay-damayan na kung magiging zombie na. So isang zombie community na ika nga ang magiging ano. O di po ba? So at saka hindi po guarantee na totoo po yung balibalita na magiging zombie after 2 years yung mga taong nabakunahan. So huwag po kayong magpapaniwala doon. O di po ba? So at saka inaral po yun. Hindi po basta-basta yung mga lumikha ng vaccine na yan. Hindi po yan sila basta-basta, guys. Nag-aaral po yan sila ng maraming taon. Ayan. Although, mabilisang yung vaccine na yun. Pero, magtiwala na lang po tayo sa kanila. So, na po kayo, guys. Kasi, para naman sa kaligtasan natin. Ayan. At saka, huwag po kayong matakot mamamatay kasi doon naman po tayo mapupunta lahat. O di po ba? Una-unahan lang po yan. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood. At saka, sana po huwag takot magpabakuna. At kung hindi pa po kayo guys nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe po. At huwag nyo pong kalimutang mag-thumbs up yan sa videong ito. So, maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.